40? May naligaw sa akin. First love ko yun. Ay, hindi pala. Tapos hindi ko sinagot. First love? First love. Oh, oh first okay. crush. At totoo talaga yun? Naligaw talaga siya sa'yo? Oh, ay, shut up ko nga! Thank you for watching my channel. It's me, Jewel. And yes, I'm back for another video. For today's video, we will have the questions they never ask with my sisters. So if you're interested, please keep on watching. But before that, subscribe to my channel and hit the notification bell to be more updated. So, without further ado, let's get started! So, sino magsa-start? So, kinakailan ba ito ba topic? Okay, game. Ba ito ba topic? Ganyan lang. Wait lang. 1, 2, 3, go. Ako una. Hindi, ako nanalo. Ako masusunod. Ikaw una. Ah, sige. Okay. Okay. Wait lang. Siguraduhin nyo naman. First question. Sige, unang tanong. If given a chance... Ay, wait. Hindi tayo miss, ha? Hindi nga. May pag-if given a chance kasi... Hindi ako ready. English lang yung unang ano, stanza, tapos sa pangalawa, Tagalog na. If given a chance, ang mamatay ka ngayon na ready ka na or ma-extend pa yung buhay mo, pero pagdating ng panahon, pag mamatay ka na, di ka pa ready. Ayun! Ano yun? If papipiliin mo ako, if mamatay na ako ngayon, ready ako, ready ka. Or ma-extend yung buhay ko, pero pag namatay ako, hindi ako na, ready. Oh, yun. Oh, ang hirap niya na. Pero para sa akin, mamatay na lang ako ngayon na ready ako. Oh, bakit? Kasi ano, hindi naman si selfish ka, pero at least ano na, may assurance na you are safe. Yung, alam mo, yung buhay mo is talagang napakinabangan mo. Kaysa sa yung... May extend nga yung buhay mo, mag-enjoy ka man, pero yung ending, mag-regret ka. Though masasabi, sasabihin mo na you live your life to the fullest, but yung kapalit nun, hindi ka pala naging ready, hindi ka sure sa buhay mo. So, I better choose na mamatay na lang ako. Huwag kayo na! No. Basta yun lang. Mamatay na lang ngayon na ready ako. Kaysa i-ano mo yung kasi soul kasi magpalit ko mo. Yung soul ko sa... Sa kamunduhan. Kamunduhan. Okay, that's it. Yes. Hindi ko kasi sure kung itanong ko na ba ito o hindi. Pero I guess ito na tanong ko. What's been the best day of your life? Ba yan? Kinakailangan ko pag-isipan yung... Ang dami kasi! Ba't kasi ganyan tanong mo? Best day? Girl, pumili ka na lang, girl! Best day? Ano ba? Ano bang best What's day What's been the best day of your life? Ah, the best day of my life is the moment that I encountered God. Yes. Way back, grade 8 ako noon. May nakalimutan niya na din. Grade 8 ako noon, September grade 8. Nung nasa Cebu pa lang kami. That was my first encounter or encounter with God. Talagang doon, nabuhos ko talaga lahat. And doon ko mas naintindihan yung mundo. Doon mas naging open yung mata ko for criticism sa lahat-lahat ng mga nangyayari sa mundo. And I'm very grateful na nangyari yun and I can't even, alam mo yun, hindi ko makakalimutan yun. And that's Wala the best lang, thing, the best lang. Day na... Mm-mm. Yun naman talaga, as a Christian, yun talaga yung pinaka-best day ng mga believers day na mangyari sa buhay natin. Kasi parang so, second birthday mo yan. That's it. And you'll given a chance na, ano, mabigyan ka ng isang prophetic name. Yes, yung pinaka-excited ako. Second question. Ay, by the way, guys, meet our baby Harvey. Harvey. Ano siya? Gift to ni daddy ng birthday ko. It's from Blue Magic. Yes. Game. So, second question. So, I will be the one to ask first. So, love or career? Oh my goodness. Love or... What kind of love? Siguro ano... Kasi hindi mo masasabi na family. Tapos ano, romantic love. Ang hirap kasi mag-decide kasi kapag pipiliin mo naman yung love, tapos hindi pa talaga siya. Yung ganun. Hindi, mag-ano ka na lang, mag-choose ka na lang. Mag-choose na lang, love or career. Pag dumating na si love. Ay, wait lang, ano ba gusto mo? Ano yung gusto mong career? Hindi ko rin alam. Oh, hindi ko game. Love or career, I better choose love. Mm-hmm.
Sure ka? Mm. So for example, naging successful ka one day, tapos ano, tapos parang package na, nasa'yo na lahat. Nasa'yo na ang lahat. Uy, huwag i-edit ha! Huwag i-edit! Oh. Love or career, tapos successful na ako. Oh. Given na yung successful ako, guys, pipiliin ko yung love kasi, ano kasi, dyan kasi nakabase yung future mo din. So, you better, alam mo yun, ayusin mo yun. Siyempre, alam ko na magpipili mo na puro ka career mo. Okay, ito, last. Oh, for example, hindi ka pa successful. Tapos, oh my God, pinakailangan pa, ako! Pa-step ka pala, di ba? Pa-hakbang ka pala sa unang, ano, stair. Hindi, mas maganda kung one step na lang, successful ka na. Tapos, kayo kayo mag-love? No? Kailangan yung pinapahirapan. Kailangan yung mamili between love and her depende career. Depende din makasaya sa sitwasyon kung kinakailangan mong pagpilian yung dalawa. Okay, it's complicated. What do you mean complicated na? In relationship ka, tapos ano, kailangan mo mamili. For example, papunta ka, kailangan pumunta ng USA. Hello, love, goodbye, girl. Hello, love, goodbye. Tapos hindi pa talaga settled. Oh my gosh, ang hirap. Bakit so, kasi ganyan? Mag-goodbye ka na lang sila, let's go with your career. Sige, parang ano? Ganun din. Kung kayo? Mahirap eh. Mahirap nga. Sa akin, love pa rin. Feeling ko rin. Hahamakin ang lahat. Love pa rin, feeling ko rin. Tuloy-tuloy na natin to. Okay. What's your love language? Alam mo yun? Yes. Ay, oh, syempre ba? Alam mo yun, love language. Okay, bigyan ko kayo yung love language, yun yung words of affirmation. Oh, words of affirmation, ano pa ba? Quality time, yung receiving gifts, acts of service, or physical touch. Ano? Marami physical kasi touch. Ako eh. Physical touch. Touch by touch. Touch by touch. Hindi marami kasi eh. Ano? What is your love language? Parang from your receiving, partner. Oh, from your partner. From the partner. Bali, receiving ano yung gusto ko na receiver ka? Receiver. Ano, quality time. Ayoko na, gusto ko talaga na naglalaan siya ng oras kahit na busy siya. Though understandable kasi hindi naman every day na lang talaga na ganun. Pero at least he's making effort na magkaroon siya ng time. At least once a day may ano, balita there's communication talaga between balita the two of you. Kasi dyan kasi makikita yung talagang effort. Unlike sa that's na-appreciate mo naman yung nagbibigay siya ng gifts, right? Pero simple lang yun siya para sa akin eh kasi i-compare mo siya sa time, ang hirap kaya maghanap ng tempo, di ba? Na magkakaroon din ng time together. Same with her. Kasi ano, kasi syempre, gusto ko na ng time kasi dati sa mga ex-school at naging time. Ako naman ako, quality time and act of service. Gusto ko yung pinagiling ko lang. Hindi, basta appreciate yung example, hindi ako yung mahilig sa tanggap ng gift. Kasi pag ako binibigyan ng gift, nakukonsensya ako eh kasi nisip ko na para yung anak siguro ng ginastos niya ng ganun. Ako hindi ako nakukonsensya kasi nagre-return din ako. Oo nga, pero iba din kasi diba? Dual chief, who is your the one that got away? Oh my goodness. Oh my God. Actually, I've asked her yesterday. Last night, yes. And wala siyang sinagot. Sa life ko, wala naman siguro the one that got away. Wala naman. Parang gusto mo na i-skip yung question. Di ba pa sinabi the one that got away, yung parang kamunti ka na? Hindi naman. Ay, hindi kamunti ka. Sa akin lang, in my own opinion, ano siya? Parang i-search mo the one that got away. Search mo muna. Parang sa opinion ko lang to, parang nagkaroon kayo ng ano relationship na walang label. Parang ganon. Ay, hindi rin kami mapos sa ganun eh. Nung pero parang ano siya, fling, gano'n. Hindi rin kami nagkaroon ng fling. Basta! Wala ko the one that got away. The one that got away is an ex who has an... Oh, is an ex, diba? Is an ex. Is an ex. Is an ex. Paano ko rin naging ex? Pero kasi... I had an ex, pero hindi siya the one that got away. Eh di, hindi mo na lang naging ex, pero... Hindi, wala rin ako naging ka-fling eh. Crush na lang! Wala ko din yung fling na isa lang talaga yung naging ex ko lang pero hindi crush ako na lang! Crush mo na lang! Ay, yung ano yung pinapangarap ko dati na hindi talaga. Ganun na lang. Ganun na lang. Sige, change dati yung question. Yung tanong, sino yung pinapangarap mo dati
pinapangarap mo pa rin ngayon. Ay, hindi na. Hindi, sino ang pinapangarap mo dati na gusto mong... Na hindi naging kayo. Oo. Kasi diba? Oo, sa'yo. Pero hindi talaga nagkaroon ng free time. Hot seat ka, girl. Hot seat. May gusto subscriber ko pa naman siya. Sige, game. Huwag mo itutut tayo, itutut mo. Pero okay na yun. Wait lang! Gusto kasi nilang marinig. Gusto marinig yun. Pero ano, tawag na ito. Wala na yun ha, wala na tayo. Oh, pero huwag na mag-explain mo. Ano si ano, shoutout nga pala, Hanses. Okay, sobrang ano, gusto ko si Hans kasi alam ko yung ano niya, character. Nakakaya yung pinagagawa niya sa akin. Parang ano ko siya, na-admire ko sa katalinuhan niya dati. Hanggang ngayon, matalino pa rin. Ako naman, kasi nagbe-base ako sa kwento niya. Dati, kasi may kwento siya. Oo, nagbe-kwento ako. Alam na, Hansa. Siyempre, girls to. Yeah, I admire his personality and wala, parang yun. Ganun lang. Okay. Sino ba yun? Nakukuha yun next. Okay. So, ano yung tatlong verses na nakapagpabago ng buhay mo? Ay, tayo eh. Three verses na nakapagpabago ng buhay. Oh, nagkakalaman na. Sinong malalam ng verse? Ano? Nakapagpabago ng buhay ko? Una, yung naging first. Ito yung first na naging parang life verse ko. Yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi parang every time na nanghihina ako, pagka naalala ko lang yun siya na verse, it gives me hope na talagang, ay, I can do this kasi. Though, sa part ko, hindi ko man kaya, but God is limitless. Kaya niya lahat. Kaya niyang gawin yung mga impossibilities. And next one, ano pa ba yun? Yung nakalimutan ko yung chapter tsaka verse, si Isaiah yun eh. Ay, hindi pala, Romans 8:31, yung sabi ko na, if God is with us, who can be against us? Ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa natin, parang, hindi magpabor ng mga tao, or hindi magpabor ng talhana ng mundo, pero, if God is with you, alam niyo, walang hahanda sa mga gusto mong gawin sa buhay. Tapos last is, my favorite verse ngayon na, na-change kasi yung verse ko during this quarantine. Para yung pinili ko ngayon is Mark 5 verse 36. Hindi ba 31? 36. Napaghahanap tayo, girl, na. Mark 5 verse 36. Sabi nun, do not be afraid, only believe. Yes. Kaya napapansin. Inspired by I Still Believe movie. Please watch, guys. Charot. Yun. Kaya nga pa sinyo sa video ko, lagi ko sinasabi na still sees goodness out of the pain and just believe. Kasi yun talaga yung gusto ko. That's okay. What would you change? Kung meron lang, what would you change about your experience growing up? Sa totoo lang, baka totoo tayo dito, marami tayong gustong i-change. Yun talaga yung totoo na mga pagkakamali na experience, sana ganito yung ginawa natin. Pero the good thing is, pipiliin ko pa rin na wala akong i-change. Because all of those experiences made me stronger. Hindi ako aabot sa ganitong tao na, alam mo yun, parang naging, masabi ko talaga better na yung ganon than before kung hindi yun nangyari sa akin. Gustuhin ko mabaguhin yun, pero I would love to still nangyari pa rin yun. Ganon. So, that's it for today, everyone. So, if there's anything else, please leave in a comment section. And always remember to still seize goodness out of the pain and just believe. So, thank you again for watching my channel. You have a great day. Bye-bye now.